What is up mga tol? Nakatingin ako sa mukha ko, hindi sa lens. Dapat sa lens natitingin. Anyways, matagal na ako nakagawa ng reaction video na ganito eh. Yung tungkol sa mga clips, video clips ni Gadget Addict with regards to the traffic situation na nakaka-capture niya along EDSA with the enforcers like the NMDA. At gustong-gusto ko kasi yung mga nako-cover nilang mga actual scenarios na nagaganap along EDSA, lalo-lalo na sa mga pasaway na motorista. Gaya itong napanood ko kanina. Ngayon, panonorin natin ngayon. So, medyo bibigyan ko lang ng konting reaction. Konti lang naman. Mahirap din naman kasing tuloy-tuloy natin to. Kakatkatin na lang natin kasi baka ma-copyright tayo dahil respeto rin natin yung may-ari ng video. Itong sa si Gadget Addict na. So, hiram lang tayo ng konting clips. Panoorin natin pero i-highlight ko lang yung mga napansin ko lang na konting paliwanag. Yun lang mga tol. Let's start. Unang-una, ilang kilo lahat yan? Ilang kilo lahat? Hindi mo alam. Di ba? Hindi mo alam. Alam mo ba kung ilan ang net weight ng motor mo? 95 ano? Kilograms. Kilograms. Palagay mo, tama weight mo. At saka yan, nagpas ng 95, eh, ikaw pa lang eh. Nakuha mo, ang sinasabi sa inyo boss, kaligtasan nyo. Tama dito si Sir Bong, kasi yung net weight nung motor ay 95 kg. Tapos, dadagdag pa yung weight niya, nung driver, pagpalagyan natin 70 kg. Tapos, yung paninda niya, around siguro lampas-lalampas ng ano yun, ng 50 kg, hindi lang, siguro ba isang kaban yun, yun, na gulay, na yung weight ng gulay na patatas, mga yung sari-sari, bahay kubo nandun sa kanya eh. So, magkamali lang siya ng konting, ano, malubak siya along EDSA or mayroon siyang, siyempre, ang EDSA daanan ng mga bus yan, ng mga lahat ng klaseng vehicles dumadaan dyan. So, hindi may iwasan, lalo pag traffic, na may tumutulong mga krudo-krudo, mga langis-langis. Pag yun, natapat na nadaanan ng motor na yan, yung weight nun, nung motor na yun, na kumbaga nagkaroon ng friction between sa may karsada na may langis, tapos yung weight nung gulong, yung weight, total weight, nadadaan doon, hindi kakayanin ng gulong noon, baka dumulas. So, magkukos pa ng accident yun. Tapos, ayun nga, yung bigat nung hindi niya makokontrol dahil sa bigat ng dinadala niya. And, to think, naitali niya pa yung sarili niya doon, nakatape yung sarili niya doon sa item na nasa likod niya. So, paano siya makakaiwas doon para makatalon man lang, ma-save niya yung sarili niya, di ba? Let's continue. So, at saka kaligtasan ng ibang road user, pag ikaw, natumbas sobrang bigat na to, masagasaan ka ng bus. O kaya ng kotse na lang. Ano, babayaran ng driver yung parinda mo? Babayaran ng driver yung pagpapospital sa'yo? Babayaran ng driver yung mga araw na hindi ka makapagtrabaho? Bakit? Ikaw, pabayaan mo naman. Nakuha mo? Ito yung matagal ko nang tinatanong sa sarili ko. Matagal ko nang inaalam bakit ba ganito. Kung kapabayaan ng isang tao na nasagasaan siya ng isang sasakyan dahil sa kapabayaan niya, bakit ang mananagot pa rin yung inosenteng nakasagasa sa kanya? Gaya niyan, yung sitwasyon niya ngayon, scenario niya ngayon, na-accident siya. Dahil may pagkakulang siya eh. Hindi siya nag-ingat dahil so overweight yung dala niya against sa batas trapiko na yung
scenario ng itsura ng motor, kakargahan mo, nakatali pa, nakatali sa katawan mo yung item. Masyadong prone to accident yung itsura niya. Ngayon, pag na-aksidente siya, nasagi siya ng kahit anong sasakyan. Ah, may kasalanan doon yung nakasagi pa sa kanya. Okay lang sana kung buhay siya, yun, gagastos pa rin yung nakasagasa sa kanya. Pagkapa-hospital niya, pagkapagaling niya, yung days na hindi siya makakapagtrabaho, co-cover pa yun dapat nung nakasagasa sa kanya, babayaran yun. The worst scenario is, worst case scenario, kung mapatay siya, kulong pa yung driver. Siguro areglo, pero kung areglo, mababa ang 100s and 100s of thousands of pesos para lang maareglo. Just can't imagine the, you know, yung bang parang sakit ng ulo na pwede nyo ibigay sa kapwa nyo motorista dahil sa kapabayan nyo, di ba? Hindi dapat ito pinakargahan, lalo na ang kanyang kabigat. Matagal mo nang ginagawa yan? Matagal mo nang ginagawa? Pero dati po, kaunti lang, sir. Kaunti lang. Siyempre, sabihin mo na, bago pa lang, o kaya konti lang dinadala niya noon. Kasi noon, hindi pa siya nachichempuan. Pero base dito sa caption na makikita dito sa video ni Gadget Addict, ang nakakagulat ay pangalawang beses nang nahuli ang rider na ito ng parehong team sa EDSA. So, meaning to say, matigas ang ulo ng driver na yan. Kaya hanggat di na aksidente yan, huwag naman sana, hindi titigil yan. Buti na lang at nasawatan na siya ng ano, nahuli na siya ng MMDA sa pangunguna ni Sir Bong. Siguro kahit paano titigilan niya na yung ganyan mga ano, gawain sa pag-deliver, pag-angkat. Siyempre yung motor lang dala niya Hindi naman natin sabihin na umarkila siya o mag-taxi siya o umarkila siya ng mga sasakyan para ma-deliver yung item niya. Pwede naman gawin na paunti-unti kung ano yung capacity na allowed dun sa motorsiklo niya, di ba? Para lang maiwasan yung aksidente or maging safe yung delivery ng rider. Ang layo, Makati! Saan ka galing? Balintawak! Makati to Balintawak pa yung ano niya, no? Yung biyahe niya, no? Kasi mura lang ang paninda sa Balintawak, so dadalhin sa Makati. Ang problema nga, yung travel risk na hinaharap niya. Ayan, kagaya niyan, wala siyang magagawa. Nandiyan sa EDSA yung mga manghuhuli sa kanya. Kaya buti na lang nahuli siya para kahit pa paano napigilan yung anumang aksidente na pwede niya sapitin. Hindi na pwede. Kung kayo, hindi nyo iniintindi kaligtasan nyo, okay lang yun. Ako, concern ako sa kaligtasan ng ibang tao. Ibang road user. Pag ikaw na sir lang, sila pa magbabayad ng parinda mo, sila pa magbabayad ng pangkal mo, sila yung magbabayad ng araw na hindi ka makakapagtrabaho, much worse, kung napuruhan ka, paano na lang? Ang laki ng permission sa kanila, di ba? Ay, perwisyo talaga. Sana maiisip yun ng mga motorista na sarili lang iniisip nila. Isipin din nila yung sitwasyon na maibibigay nila doon sa makakasagasa sa kanila, makakadisgrasya sa kanya, sa kanila. Kagaya ng sinabi ko kanina, wala namang kasalanan nyo kundi nagtatrabaho lang din or going somewhere sa destination nila. Dahil sa mga pasaway na katulad ng mga ganyan, ma-accident, sila pa yung ano, machichempong makaka-accident dito sa tao na yun. Kahit wala silang kasalanan, mananagot sila. So, isipin nyo naman yun. May pamilya din yan, mga taong yan, katulad nyo. So, yun na lang, mga tol. Naging mabait pa rin naman talaga yung MMDA. Sila na nag-deliver ng item. Kinarga nila sa sasakyan nila at dinala kung saan destinasyon nung napupuntahan nung rider. Pero unfortunately, yung kailangang i-hold nila yung motor, i-impound nila yun, dahil isang kotse, isang kaso, na, hindi naman kaso na, ano, kumbaga, traffic violation, yan.
Tapos titikitan yung rider. Pangalawang ano na yon, pangalawang pagkakataon na kaya medyo mabigat-bigat na yung ipapataw sa kanyang ano penalty doon sigurado. At magdadala na yan sigurado sa susunod, hindi niya nagagawin yan. Kahit saan pa siyang shortcut dumaan, mahuhuli siya diyan. Okay yun lang mga tol. Ingat lang po sa ano sa mga katulad niyang rider, sa mga kahit sa kanino motorista, mag-iingat lang po sa pagdadrive or sumunod po tayo sa batas trapiko kasi isa po yan sa magliligtas sa atin para makaiwas tayo sa anumang sakuna. Kailangan talaga gamitin natin utak natin, hindi lang yung abilidad sa pagdadrive kasi minsan mas magaling pa yung mas safe pa yung gagamitin yung utak mo kaysa yung abilidad lang sa pagdadrive. Yun lang po mga tol. Stay safe. Bye. Thank you.